Lumaki sa pamilyang konserbatibo at sagado katoliko si Father Stanislao Soria. Our family is actually a family of priests and nuns. It's a very, very religious family. Kaya naman bata pa rin siya, alam na niyang pagpapari ang kanyang magiging misyon sa buhay. Pumasok sa seminaryo at nung una'y nagturo muna. Sama-sama ako sa community organizing at nagturo ako ng filosofiya at teolohiya sa Adamson. Later on, napunta akong Ateneo. Bilang professor ng theology, naging biyasa siya sa Katolisismo. Naging kasamahan niya si Father Robert Reyes. Noong 1987, kapwa kami nagturo sa San Carlos Seminary, diyan sa Guadalupe, Makati. At nagturo siya sa tinatawag na pre-college, yung mga nagtapos ng high school o mga una o pangalawang taon sa kolehiyo na gusto magpare. Iahanda muna sila sa ng isang taon bago sila magsimula ng formal na formation bilang mga seminarista doon sa college department. Noong 1988, ganap na naging pare si Father Stan. Kwento niya, wala pa siyang alam sa Islam ng mga panahong iyon. Actually, I was a bigoted Christian na I really hated anything moros. So kayo, matindi yung bias niyo against Muslims? Matindi. As a matter of fact, yung premise ko sa mga Muslim, kaya sila na natiling Muslim dahil walang alam. As a matter of fact, negatibo pa dyan ang judgment ko sa Muslim. Ano po? No. Ang tingin ko talaga sila, puro tanga. We are apologies to Muslims now. Na, ang laki kong gulat when I was in UP na I discovered the other way around. Hindi naman pala ganun katanga ang mga Muslim. So actually, that was a shock to me. 2001, nang mag-enroll sa UP Institute of Islamic Studies si Father Stan. Professor niya noon, si Jill Kipley Wadi. I requested him to read more on Islamic thought in it. Tapos, naramdaman ko, unti-unti, nagbabago na yung kanyang pananaw. Kasi nung siguro first, second paid meeting, gabi yung mga remarks niya against Muslim, against Islam. At nang maaral ng maayos sa mga doktrina ng Islam, tuluyan niya ng tinalikuran ang pagiging pari. At kung ano ang nakita ni Sister Mercedita, ay siya ring nagbulat sa isip ni Muhammad, ang bago niyang pangalan ngayon.